Our facilities are compliant with the national and international infection prevention and control protocols. However, infection control and patient safety has become more critical now more than ever. This is why our experienced team of safety officers, together with our infectious disease doctors, are working even harder to formulate, implement, and monitor updated and relevant safety protocols and policies. Before entry to our facility, all individuals must be screened and must submit a health declaration at our primary triage areas. This is whether you're a doctor, a healthcare worker, a patient, or a designated companion. This is to make sure that patients with symptoms are not allowed entry to our non-COVID zones. Persons with symptoms must be screened at the emergency room triage prior to entry. Inside the facility, physical distancing is strictly enforced in compliance with the international infection control protocols. Hand hygiene stations and disinfectants are available all over the facility. This is to encourage everyone to wash hands and disinfect as often as possible. Routine cleaning and disinfection is part of our infection control protocols. We disinfect in between patients and procedures everywhere in our facilities. We do it regularly, but feel free to do it too. Remember, clean hands are safe hands. As part of our new normal, patients can now avail of our online doctor consultation through telemedicine. However, if face-to-face checkup or a procedure is requested, you may set an appointment with an outpatient visit so our healthcare team can serve you as needed. Our doctor's clinic are now open for consultations. We have various subspecialty holding clinics, including our industrial and occupational health clinic, which serves both corporate and outpatients. Don't forget to secure an appointment prior to your visit. This is to make sure that we are able to control the number of patients within the hospital at any given time. Inside our facilities, our COVID and non-COVID areas are strategically and physically separated. Some facilities are isolated through air exchanges and some through negative air exchange equipment. This is to make sure that air is contained within the COVID areas, keeping our non-COVID areas safe from possible contamination. We also have walkways and elevators exclusive for COVID-related cases. Our COVID-related zone, which we call Area 19, has operating room, isolation areas, intensive care unit, and other services exclusive for COVID-related cases. We have admission rooms exclusive for COVID-related cases in Area 19. To better protect our healthcare teams, our Area 19 is also equipped with the donning and doffing area and with our compliance officers so our workers can safely and properly wear and remove their personal protective equipment. As a recent addition to our capabilities, each of our hospitals now has a molecular laboratory. This provides COVID-related testing such as RT-PCR test. For better containment of infection, our RT-PCR laboratories are located outside our hospitals. With this service, COVID testing is now more accessible to the community we serve, providing better monitoring and control of the disease. For admissions and surgery, we require all patients and their companion to undergo RT-PCR testing. This is to help ensure that our non-COVID areas are safe from possible infection from our patients. Our healthcare workers also benefit from our own COVID testing capabilities. With risk-based COVID testing, we are able to control infection in our team, making services and operations safer within our facilities. We do this because we believe that our healthcare workers need to be well so they can serve you better and safer. We're doing all we can to implement ways and means to keep you safe in our facilities. Always remember, when your safety comes first, your wellness follows. Thank you.
Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Jamie Ayran Galang at mula po sa QualiMed Santa Rosa Hospital, Department of Pediatrics at Natra Farm, masaya po namin kayong binabati sa pagdalo ninyo po dito sa Health Talk at Your Fingertips. Dito po ang ating mga dalubhasa sa QualiMed Santa Rosa ay nagbabahagi ng mga kaalaman para makatulong sa kalusugan ng ating mga anak. Ngayong hapon po, marami po tayong matututunan sa mga bato-bato tips. We would just like to remind everybody with some instructions to avoid distractions during the lecture. Please keep your mic on mute. Turn off your video camera. If you have questions, send to us by typing in the chat box. We will also answer your questions during the Q&A session. If you're watching via Facebook Live, kindly send your questions through the comment section of the video stream. Thank you and let's enjoy the knowledge sharing today. Let's all start with a prayer. Let's place ourselves in the presence of the Lord. Dear God, we offer everything to you during this webinar. May we ask for your blessing and divine providence that the activities set for this undertaking be successful and effective. May we be living witnesses of your genuine love through the implementation of the knowledge acquired through this activity. Grant us your divine wisdom as we go about our daily task after this webinar. This we ask in Jesus' name, amen. All right, let's all now listen to our Department of Pediatrics head, our dear Dr. Riz Gonzalez, for her inspiring messages. Wow, inspiring. <Dr. Riz. laughs> magandang gabi na, no? So this is our fifth parents webinar. So I hope yung mga suki natin, ano, natatandaan nyo pa yung mga tips, no? So we started with vaccine preventable diseases. So you will see or appreciate yung kagandahan ng batang nababakunahan ng tama at akma. Pangalawa, yung kahalagahan ng pagpabakuna laban sa flu kasi hindi mako-confuse tayo kung kayo ba ay may COVID o hindi, lalo na sa ngayong panahon na to. Pangatlo, ang pagbabalik ng books build better brains. So let's bring back the books to our homes.
no? So tapos panglima, yun yung nutrition tips for our kids kasi sa dami ng mga rider ngayon, maraming online na temptation, iba pa rin po kung tama ang papakain natin sa mga bata. So lahat ng ito, kailangan naman nating pag-usapan yung kidney, yung pinakatahimik na organ sa atin, pero mahalaga. Just imagine yung isang bahay na ang kanyang comfort room sira. Diba yung amoy niyan kumakalat? Ganun din yung kidney natin. Pag hindi natin naalagaan yung waste product, yung ating dapat, kaya nga tawag natin yan yung excreta, nilalabas natin yan at proper time, and proper day, proper volume, eh dapat maganda. So, yan ay sa pagkain, lifestyle. Ang mahirap pa sa bato, kung kailan ka patanda, saka lamang siya magbibigay ng senyales. So, we have to start taking care of our kidneys when we are kids. So, I will not say any further because we have a very good speaker who is also an expert in carrying a bato. Because Dr. Den Silva is a Wonder Woman. So, di ba alam natin si Darna, ang bato. O, eto, Den, bigay mo na ang bato-bato tips. Magandang gabi po. Yes, napaka-interesting ng ating topic for today. And without further ado, I would like to introduce our moderator for tonight. He is a graduate of the University of Santo Tomas, Doctor of Medicine, and finished his pediatric residency and fellowship in pediatric nephrology at the University of the Philippines, Philippine General Hospital. He is a fellow of the Philippine Pediatric Society, a diplomate of Philippine Society of Nephrology and Pediatric Nephrology Society of the Philippines. He's also a member of the International Pediatric Nephrology Association and International Society of Nephrology. Our moderator for the day, Dr. Joseph Zoilo A. Sablan. Doc? Maraming salamat, Dr. Jamie Galang, at ang ating mahal na chairman, si Dr. Riz Gonzalez. Welcome everyone to our monthly pediatric webinar, which is part of the QualiMed Health Talks at Your Fingertips. Before we start, we also would like to thank Dr. Lilibet Marabili, our medical director, Ma'am Neil, and Ma'am Rose, and Ma'am Jabel from Natropharm for their support of our department. Mahalaga ba ang ating bato? Malulusog ba ang inyong bato? Ang ating mga bato o kidney ay tumutugon sa pananatili ng kabuuan kalusugan ng ating katawan. Subalit, ang mga ito'y bihirang nabibigyan ng pansin hanggang sa ito'y masira at hindi na gumana. Do you know that about 90% of kidney function can be lost without experiencing any symptoms? Renal disease is a global health concern for over 2 million people worldwide, including children, who are currently undergoing dialysis or kidney transplantation to stay alive. Alam po natin na mabigat sa pamilya o kamag-anak o sa lipunan ang magkasakit sa bato. Kung kaya't tuwing Hunyo, ipinagdidiwang natin ang National Kidney Month by virtue ng Presidential Decree 184 na nagsimula noong 1993. Ito ay para pag-alala ng mga na ating alagaan ng kalusugan ng ating bato at pag-iwas sa mga sanhi ng sakit sa bato. At ang naging tema ngayong taon na to ay matatag na bato sa kapanahunang ito. At ngayong gabi, gusto ko rin ipakilala sa inyo ang ating speaker. Siya ay nagtapos ng medisina sa University of Santo Tomas Faculty of Medicine and Surgery. Siya ay nagtapos ng pediatric residency and fellowship sa pediatric nephrology sa University of the Philippines, Philippine General Hospital. Siya ay naging past president ng Philippine Society of Nephrologists sa Southern Tagalog Chapter.
Siya ay isang pediatrician at pediatric kidney specialist na nagpa-practice dito sa atin sa QualiMed Hospital Santa Rosa at sa Daniel Mercado Medical Center sa Batangas. To talk about bato-bato tips, a very good friend and a colleague. Let us welcome Dr. Reden Alfonso M. Silva. Thank you, Sir Joseph. Maraming salamat sa iyong kind introduction. It is indeed my honor to be able to share my knowledge regarding a common kidney problems sa ating mga bata. So, ito pong ating lecture, I decided to divide it into three parts. Makakaroon po tayo ng unang lecture about yung common kidney problems. Ang pinaka-common po ay yung urinary tract infection. And paano ito ma-differentiate dun sa other two common illnesses na nare-refer sa atin, yung tinatawag na glomerulonephritis at saka yung nephrotic syndrome. And then meron tayong maigsing portion on the, since ito naman ay nutrition month, July, so meron tayong portion on the perils of junk food. And then yung last portion ay we will be playing four videos, apat na videos po na ipinamahagi po ng Pediatric Nephrology Society of the Philippines or PNSP. Ito po ay tungkol sa pagkakaroon ng malusog na bato at para maiwasan ang chronic kidney disease. So allow me po to share my screen. So, sorry. So, ito pong unang bahagi ng lecture ay tungkol sa urinary tract infection or UTI. Ano ang difference or kaibahan niya sa UTI ng childhood at ng adult? Ano yung mga kailangan nating diagnostic o investigations na gagawin at paano ito gamutin? So, ang definition ng UTI ay infection of any mucosal tract of the urinary tract, including the urethra, yung urinary bladder or pantog, ang ureter o yung tubong dinadaanan ng ihi mula sa kidney, at ang renal parenchyma or the kidney itself. Napapansin po natin na it is very common sa batang less than 2 years of age. Madalas siya sa batang less than 1 year old. Mas madalas siya sa batang babae kumpara sa batang lalaki. However, pag less than 1 year old, nakita sa mga pag-aaral na mas mataas pa rin siya sa batang lalaki kumpara sa batang babae. And after 1 year old, nagiging mas common na siya sa batang babae. Doon sa mga batang uncircumcised o hindi pa tuli, sila daw po ay nakakaroon ng 5 to 20 times more incidence ng UTI kumpara doon sa mga batang lalaking natuli. So ito po yung tinatawag na predominant organismo na nagkukos ng UTI. Pinakamarami pa rin yung tinatawag nating E. coli o Escherichia coli, followed by Klebsiella, Enterobacter at Proteus. At doon naman ito yung mga gram-negative organism. Ang gram-positive naman ay Staphylococcus at Enterococcus. So ano-ano yung mga factors na nagpre-predispose sa UTI? So again, dito sinasabi nila na yung batang hindi tuli during the first 6 months of life. Yung mga batang hindi na breastfeed, okay? Ang batang babae, ang mga batang tinitibay or constipated, yung mga batang may dysfunctional voiding pattern o yung hindi normal ang pattern ng pag-ihi, yung mga batang may sakit talaga or may problem ang pantog, yung mga batang mayroong tinatawag na vesico-ureteric reflux, no? Ito po ay yung kondisyon na ang ihi natin ay bumabalik mula sa pantog pabalik sa kidneys. Yung mga batang mayroong pagbabara or obstructive uropathy. Yung mga batang nagkaroon ng history ng UTI yung nakaraang 6 na buwan. Yung mga taong nag-uminom ng antibiotic. Yung mga batang nagkaroon ng instrumentation kagaya ng paglalagay ng catheter. Sa mga adults naman, pregnancy, recent sexual intercourse at use of diaphragm for birth control ay ang mga factors po na nagpre-predispose sa atin na magkaroon ng UTI.
So sinasabi lang po dito sa slide na to na ang pinanggagalingan ng UTI ay maaring ascending infection dito po, no, sa pero nanggagaling siya usually sa labas, pumapasok sa ating urethra, pumupunta sa pantog, and then nagkakaroon na tayo ng UTI. Pero maaari din siyang manggaling sa dugo na nagmumula sa ibang infection. Ito po yung mga common sites ng UTI. So kapag ho ang infection ay nasa urethra, yun ang tawag doon ay urethritis. Kapag ka po nasa pantog, ang tawag po doon ay cystitis. Kapag naman po nandito sa tubo o nadaanan ng ihi, ay ureteritis. At kung mismong nasa bato, ang tawag po doon ay pyelonephritis. So mahalaga po din na ma-distinguish natin kung ang particular UTI ng ating anak ay nasa upper or lower urinary tract. So yung pong mga symptoms ng lower urinary tract infection, sinasabi nila less toxic. Ibig sabihin, ang mas common ay ito, yung dysuria o hirap sa pag-ihi, urgency o yung talagang kailangang umiri bago mapaihi, at frequency o yung tinatawag na binabalisawsaw. Ito naman po ang symptoms ng upper urinary tract infection. Sila yung usually nagkakaroon ng mataas na lagnat at nagkakaroon ng chills, nagkakaroon ng flank pain, masakit na doon masakit ang bandang likod nila at mga balakang. At ito ho kasi yung upper urinary tract infection or pyelonephritis, ang karaniwang nakapos ng pagkasira ng bato at pagkakaroon ng peklat ng bato. So, mahalagang ma-diagnose natin ang UTI sa ating mga babies at sa mga bata dahil ito ay isang major cause of morbidity. 5% ng mga batang may lagnat ay kadalasang may UTI. Ang UTI ay maaari ding maging associated sa tinatawag na sepsis o kalat na infection sa dugo. Ito ay maaari magresulta sa tuloy ang pagkasira ng bato. And then minsan po ito ay nanggagaling din mula sa mga abnormality sa urinary tract. Okay? And of course, ang isang mahalagang bagay din ay ang karaniwang signs and symptoms ng UTI ay hindi ay common sa ibang sakit. So ang UTI po ay pumapang-apat sa mga hospital admissions ng and referrals sa mga accredited training institutions ng Pediatric Nephrology Society of the Philippines. Ito po ay lalo na itong upper urinary tract infection, ito po ang mga common na nagiging sequelae o nagiging resulta ng paulit-ulit na upper urinary tract infection. Sila po ay maaring magkaroon ng peklat sa bato, maaring mag-lead to hypertension or pagtaas ng blood pressure, at maaaring mag-lead to renal failure or dialysis. So this will only show, this slide po shows na ito yung as the number of UTIs increase, yung risk of renal scarring o pagkakaroon ng peklat sa bato ay nag-i-increase din po. So ang UTI po ay nagka-account ng 5% ng mga bata na mayroong end-stage renal failure. So ito po yon. So kung mapapansin nyo, ano-ano po ba yung mga karaniwang symptoms? So lagnat na walang ibang cause, pagkukumbulsyon, yung poor suck o feeding problems, yung ayaw dumede, nagsusuka, nagtatae, yung minsan naninilaw, failure to thrive o hindi sila nagde-develop ng properly, and screaming attacks. As you well know, hindi ito masasabing pag nakita mo itong mga to UTI na agad. Kasi ito present din sa ibang diseases kagaya ng gastroenteritis, yung pagtatae, pagsusuka, kagaya rin po ito ng sa sepsis, no? At saka yung mga meningitis, kagaya ng sa convulsion. So importante na ma-diagnose natin ito. So kung makikita nyo, sa mga batang less than 3 months old, ang common symptoms ay ito, nilalagnat, nagsusuka, nanghihina at irritable. Okay? Pag naman sa mga batang more than 3 months old, doon sa mga hindi pa nagsasalita, ang very common ay lagnat, pananakit ng tiyan, at pagsusuka. Doon po sa mga batang mas nakakapagsalita na, mas common po ang yung tinatawag na balisaw-saw at sakit sa pag-ihi. Kasama na rin dito minsan yung pagkakaroon ng pag-ihi ng dugo at pagkakaroon ng mabahong amoy ng ihi, yung sobrang panghi, at minsan po yung cloudy urine.
So kung makikita po natin ito, titingnan po natin ito sa physical examination ng ating mga anak. Kung meron po silang mga sacral dimple, okay? At meron pong mga bukol dito sa kanilang spine. Ito naman po yung tinatawag na phimosis o yung daanan po ng ihi ay napakaliit. Okay. So ito po yung mga batang very prone na magkaroon ng UTI. So importante po na ma-diagnose natin ng maaga, magamot ng kaagaran, ma-investigate at ma-assess yung risk ng komplikasyon. So, sino yung isa-suspect natin na talagang may UTI? So, yung neonate o yung less than one month na nagpe-present ng clinical signs and symptoms, ang mga bata na nilalagnat, lalo na kung less than 2 years of old, na walang ibang focus ng infection o dahilan ng paglalagnat. Yun ang mga older children na merong manifestations ng urinary tract infection, kagaya nga po ng balisaw-saw o hirap sa pag-ihi. Okay. At yun naman pong ibang bata na in spite of treatment ay hindi pa rin kaagarang gumagaling, so sususpect po natin ito. So bakit particular sa below 2 years old? Kasi dito sa mga batang less than 2 years old, dyan po yung talagang mataas ang risk na magkaroon sila ng renal damage. And tulad po nung nabanggit ko nung una, yung po clinical presentation nila ay hindi specific. At saka yung paggawa ng mga diagnostic investigations o mga laboratory exams, medyo challenging. So, paano natin dinadiagnose ang UTI? Well, talaga hong ang gold standard is yung tinatawag nating urine culture. Okay? Kadalasan, kasi ang readily accessible at yung madaling lumabas ang resulta ay yung tinatawag na urinalysis. Okay? Ang urinalysis po ay best in screening lamang ng pasyente habang inaantay natin ang resulta ng culture dahil ayaw nating i-delay yung treatment. However, nagpa-factor in dito syempre yung availability ng culture sa ating mga health facilities, no? So minsan, pwede na rin natin gamitin basis ang urinalysis basta hindi natin i-delay yung treatment. Pero ang gold standard talaga po is to do a urine culture. Ito po yung sinasabi nating ng urinalysis na pwede natin gamitin as basis for sa UTI. Meron pong tinatawag na dipstick wherein nakikita po natin yung nitrite at leukocyte esterase. At doon naman po sa urinalysis, nakikita po natin kung may pyuria o may nana ang ihi pag mahigit sa 5 na WBC or 10 WBC. At pag may nakikita rin pong bacteria, ito po ay pwede rin natin sabihin may UTI. Sinasabi lang po dito na yung dipstick na nitrite at leukocyte esterase ay maaaring gamitin na maaari nating i-consider na may UTI ang ating mga bata. So kailangan po ang proper collection especially kung magkakaroon tayo ng urine culture. Again, ang gold standard po ay yung tinatawag na suprapubic aspiration. Ito po yung least likely na makokontaminate. However, ito po ay invasive kasi it will involve na talaga hong tutusukin po ang pantog ng inyong anak directly ng isang needle na may karayom at doon po kukuha ng sample ng ihi. Of course, syempre ayaw din nating lahat. However, ito po yung preferred method kung ang ating anak ay hindi pa toilet trained. At doon din po sa mga batang hindi pa tuli na mayroong tight na phimosis o yung mga batang babae na may labial adhesions. Ito po ay kailangan ultrasound guided. Ang susunod na lalo na bihira po talaga ang minsang pumapayag na magpagawa ng suprapubic aspiration. Pero of course, meron din po kasi talagang mga cases na kailangan natin yung gawin. Lalo na kung talagang hindi nagtutugma yung presentation ng bata doon sa mga nakikita natin sa mga laboratorio at hindi nag-i-improve ang kanilang kondisyon. May isa pa namang susunod na less invasive, no? Yung tinatawag na pagkakateter or transurethral cateterization. Maganda po ang tinatawag na specificity at sensitivity nito. However, talagang kailangan po may skill din ang gumagawa nito. Okay? Ang procedure po nito ay naglalagay po ng catheter dun po sa urethra ng ating mga anak, ng batang babae or batang lalaki. Of course, syempre meron din po itong kasamang pain, no? Ito naman po yung pinaka-common, no? Itong tinatawag na urine bag collection. So very convenient, very easy, at hindi invasive, walang pain na involved.
However, ito po ay prone na ma-contaminate. Okay? At kung sakasakali po na makakuha tayo ng specimen na meron talagang UTI, eh, usually kinakailangan ng second specimen. However, pagka ho ang culture na nakuha mula sa bug culture ay negative, eh, usually maganda ho yun. Ibig sabihin negative talaga. Pero marami din pong false positive rates itong urine bug collection. Ito din po yung pinaka-common yung tinatawag pong clean catch method, no? Ang ating pong mga older children at adolescents ay ito po ang ideal. Yung tinatawag na midstream collection po ito and also requires two samples, okay? Ito po ay usually ang minsan inaabangan po natin talaga yung pag-ihi nila, no? And usually we wait mga 3 seconds, no? 'Di ba lalabas yung ihi. Hindi niyo sasahurin agad yung ihi noon. Usually nag-iintay tayo ng at least 3 seconds para po sigurado tayo na makokolekta nating specimen ay hindi contaminated. So, ito rin po, mas maganda, nalilinis po natin yung mga area ng either ng penis or ng genital area ng ating mga anak bago tayo magkolekta. So, importante rin po yung storage at saka transport. Ano? Kasi madalas, yung iba kung nasa hospital na alam niyo naman napakahirap kong mag-intay talaga na lalo na kung baby pa, younger the child, minsan painumin mo na ng painumin, hindi pa umiihi. So minsan we do the collection sa bahay. However, so usually ho, pagka ganun, very important po na usually yung specimen po ay madala natin kung nakolekta siya sa bahay, madala sa laboratorio within 30 minutes to 1 hour. At dapat po pag tinatransport, nakalagay po sa yelo para hindi po magkaroon ng pagkasira ng specimen. Kasi madalas po, pagka more than 1 hour na, hindi na po tinatanggap yan ng laboratory. So again, ito po yung recommendation. Urine culture ang talagang gold standard para makadiagnose po tayo ng UTI. So ito po yung nabanggit ko kanina tungkol sa leukocyte esterase, nitrites, no, at yung pagkakaroon ng bacteriuria at saka ng pyuria or ng bacteria or nana sa ihi. So alin sa ating mga anak ang mga kailangan ng further investigation? Okay? So ito po, usually yung mga batang less than 5 years old na may documented UTI, yung mga pasyenteng may ebidensya ng upper urinary tract infection, usually, kadalasan lahat ng batang lalaki, ang mga batang may complicated at saka recurrent UTI. Yung pong mga hindi nag-respond sa antibiotiko within 48 hours, yung pong merong mga bukol sa tiyan, yung mga batang high blood o merong mga ibang anomalies sa midline. Ito po ang definition ng atypical or complicated UTI. Okay? So ito po kadalasan yung meron talagang anatomic abnormality. Yung pong merong septicemia o may kalat na impeksyon, tumataas po ang creatinine o yung hindi po nag-respond sa antibiotic treatment within 48 hours. Ito naman po ang definition ng recurrent UTI. Kung merong dalawa or more episodes ng upper or UTI or pyelonephritis, kung merong isang episode ng UTI, na upper UTI at isang episode ng lower UTI, or kung may tatlo or more episodes ng lower urinary tract infection. Yan po ang definition ng UTI. Usually po ito is within a span of 6 months. So ang recommendation po, ang pinaka-easiest na gawin is to do a renal ultrasound. Okay? Kasi using this, ito po ay non-invasive, nadidetect na natin kung may abnormality po sa anatomy ng ating urinary tract. Lang po yung mga images ng urine ng ultrasound. So ang advantage po, ito ay safe, hindi siya invasive, walang radiation, at saka yun nga po, nakikita natin yung mga mismong abnormality ng urinary tract. Minsan nakikita rin tayo ng mga kidney stones. However, ang disadvantage lang po, ang ultrasound po talaga ay observer dependent kasi depende rin po ito sa skill ng sonologist na gumagawa. Yung pong vesicoureteric reflux or VCUG, ano, ito po ay, ang mangyari po dito ay naglalagay po ng catheter sa urethra ng ating mga anak at naglalagay po ng dye. Ang tinitingnan po kung bumabalik ang ihi doon sa urinary tract. So
para makita natin yung tinatawag na vesicoureteric reflux. Okay? So very very useful po ito to detect VUR. However, expensive, invasive, at may radiation talaga. Yun naman pong susunod, yung radionuclide scan. Ito po ay nuclear scan. Okay? So ito naman po ay maganda, very definitive sa pag ma-check kung ang ating mga bato ay meron ng peklat at pag-assess ng renal function. Okay? Pero very expensive din po ito at medyo invasive din po siya kasi kailangan iswero po ang inyong ang mga anak natin. Ito lang po yung images of VCUG. Ito naman po ang image ng DTPA scan or nuclear scan at ng DMSA scan. So paano po natin siya ginagamot? So syempre, usually binibigyan talaga natin ng antibiotiko, no? Pero yung choice ng antibiotic will depend din po sa yung tinatawag natin kung ano yung pattern kaya ng antibiotic resistance doon sa mga institution. O kaya depende din talaga kung nagkaroon ng recent antibiotic treatment at saka yung cost syempre. Usually, ang duration po ng treatment ng uncomplicated UTI ay mula 7 hanggang 10 araw. Kung complicated UTI, including po yung pyelonephritis, ay kadalasang 10 to 14 days. Okay? So, maaari pa tayong gumamit ng oral antibiotic para matreat ang febrile UTI. So may mga pag-aaral po na kalumpara ang paggamit ng oral versus IV antibiotics. So dun po sa mga pag-aaral, nakita po nila na walang diferensya kung ang gagamitin mo ay oral o antibiotics sa kung gaano katagal ang fever ng inyong mga anak, kung iyong magpo-persist at kung magre-recur. Wala hong difference. So, ang ano po nito, ang children na may acute pyelonephritis can be treated with oral antibiotics. So, ano yung kailangan nating kailan natin siya dapat i-admit o bigyan ng IV antibiotics, no? So, kadalasan po kung ang ating anak ay less than 3 months, syempre kung poor ang oral intake, ayaw niya talagang kumain or dumede, no? Kung ang organism po ay resistant sa oral antibiotic, kaya po mahalaga yung ring culture. Kung meron mga vesicoureteric reflux at kung ang presentation po ng UTI ay atypical or complicated. So, ano yung dapat nating ibigay? Of course, ito eh, sa mga decision na po ito ng mga doktor. Pero lumalabas din po dun sa mga pag-aaral na walang advantage ng isang antibiotic over the other. No? Kaya, mahalaga rin po talaga na meron tayong urine culture. Kasi doon natin nakikita kung saan sensitive yung organism na nag-cause ng UTI. Ito lang po yung mga common antibiotics gaya ng amoxicillin, cefuroxime, cefalexin, cefixim, and the like. So dito, dumako naman po tayo sa dalawang cases. Ito muna sa a case na usually napapagkama lang UTI. Kasi minsan na-refer po sa atin na pag nakita natin yung urinalysis ay meron siyang dugo sa ihi. So usually na-assume agad na merong UTI. Pero in fact, meron palang ibang problem. So ang tawag po dito ay yung acute glomerulonephritis. No? Ito po ay yung pagkakaroon ng ating mga anak ng sudden onset of edema o pamamanas, hematuria o pag-ihi ng dugo, proteinuria o pagkakaroon ng protina or sa ihi magkakaroon siya ng parang ihi na malabo, no? At saka yung mabula, at saka nagkakaroon siya ng hypertension o high blood. Ito po mga ito ay hindi natin nakikita sa mga cases ng UTI. So usually ito po ay nagkakos ng isang strain ng group A beta hemolytic streptococci. So okay. So ito po yon pharyngitis na maaaring manggaling sa ito mga skin infections, yung tinatawag natin impetigo o mamaso. So pagka meron tayong nakikitang ganito, kailangan po nating bantayan kung magkakaroon siya ng urinary symptoms as well as pag nagkakaroon siya ng tonsillitis. Maari po kasi itong mag-lead sa acute glomerulonephritis.
Ito po yung mga presentation. Again, pamamanas, pag-ihi ng dugo, high blood, pagkunti ng pag-ihi o liguria, at yung iba po talagang hindi umiihi. So usually, ang therapy po dito, supportive lamang. Ano? Usually, ano lang ating mag-bed rest ang ating mga anak. Kasi nga, tumataas ang presyon, nililimit natin ang kanilang physical activity, binabawasan ang asin sa kinakain, at nagkakaroon tayo ng tinatawag na fluid limitation. Pero ginagamot din po ito minsan ng antibiotic, ng diuretic o pampaihi para po matanggal yung sobrang tubig sa katawan. At kung talagang high blood, binibigyan din po ng mga antihypertensives. Ito po yung mga complication ng glomerulonephritis, no? Nagkukumbulsyon o hypertensive encephalopathy. Maaari pong madamay ang puso, nagkakaroon po ng tubig ang baga. Maaari din pong masira ang bato, no? At mag-lead to dialysis, yung tinatawag po nating rapidly progressive glomerulonephritis. Ang good news lang po, ito naman po kadalasan ay self-limiting disease. In fact, mga 50% po ng cases ay usually undiagnosed. Ibig sabihin, gumagaling siya ng pusa, no? So mapapansin nyo lang, siguro habang nagpo-follow up kayo, yung proteinuria ay maaring magtagal ng 3 buwan, yung pong gross hematuria o pag-ihi ng dugo ay maaring tumagal ng 6 na buwan, at yung presence po ng red blood cells sa urinalysis ay maaring tumagal between 1 to 2 years. Okay? And the good news is 97% naman po ng cases na to ay nag-resolve. Ito po yung isang sakit naman na nakikita, madalas makita po natin ng aming mga nephrologists, yung nephrotic syndrome. Ito po mga batang ito ay mga batang namamanas. No? Hindi po dahil maraming tubig sa katawan, kundi dahil sa sobrang protina na nasa, na tinatapon sa ihi. Normally po kasi ang protina na, di ba, kumakain tayo, yung protina pumupunta yon na-absorb yun ng ating mga intestines. Tapos ano po siya, pumupunta siya sa dugo, okay? Lumadaan po yun sa kidney. So normally dapat pagdaan niya sa kidneys, hindi siya dapat lumalabas ng ihi. Dapat ibinabalik yun ng kidney sa ating katawan. However, kung ang bata po ay meron pong nephrotic syndrome, kung nakita niyo po, ito meron pong mga gap dito, no? So parang yung filter, medyo nagpapalya yung filter, kaya nakakalabas po ang protein sa ihi. So nakakaroon tayo ng tinatawag na proteinuria. So usually po sa urinalysis nakikita natin ang protein ay +2 or +4. Sa hypoproteinemia usually albumin po ang bumababa kasi nga po nilalabas lahat sa ihi. Namamanas naman po dahil sa sobrang baba ng albumin, kaya ang nangyayari po yung pong mga fluids sa ating ugat lumalabas po sa ating mga interstitial spaces or sa tissues. At tumataas din ang cholesterol o nagkakaroon ng hyperlipidemia. Ito po yung isa sa mga pictures ng mga batang may nephrotic syndrome. Kung napapansin nyo, sobra po silang namamanas talaga. Ito po yung sa hyperlipidemia dahil po ito sa kakulungan ng tinatawag nating lipoprotein lipase na siyang nagbe-breakdown ng cholesterol sa ating dugo. Ito po ay nawawala pagka meron po tayong nephrotic syndrome. Kaya tumataas po ang ating cholesterol. So ano yung kadalasang consequences nito? Madalas po ang ating mga anak ay magiging prone sa infection, tumataas nga po ang cholesterol, so maaaring magkaroon ng pagbabara sa ugat, bumababa po ang calcium, so maaaring magkaroon ng mga bone abnormalities, hypercoagulability o yung pong dugo sobrang lumalapot, at minsan po yung hypovolemia. So ang treatment po dito is ito, induce remission, huwag mag-relapse at avoid yung side effect ng treatment. So, ang general measure, syempre, sa dietary, ano? So, kailangan i-provide yung adequate proteins and calories. So, dapat nilimitahan natin ng salt. Baliktad po ito ng glomerulonephritis kung saan inaano natin na huwag siyang masyadong magkaroon ng activities, bine-bed rest natin. Dito po, pwede pong magkaroon ng ano ng activity para po mabawasan ng risk ng blood clots. Mga specific treatment po, kadalasan pag sobrang manas na manas, binibigyan po ng pampaihi at ng albumin. At ang good news lang, ito po ay prednisone, ang talagang mainstay of management. No? Ito po ay steroid. Tinatanggal po niya ang pamamaga doon sa kidneys para po gumanda yung filtering mechanism para po huwag na lumabas yung protein sa ihi.
So this slide po discusses lang po yung mga vaccinations kapag ka ho ang bata ay may nephrotic syndrome. So usually maganda ho nabibigyan sila ng annual na flu vaccine at saka yung tamang ano ng schedule ng pneumococcal vaccine. Iniwasan lang po natin ang mga live vaccines kagaya ng measles at saka ng varicella until mababa na yung dose ng prednisone. So ito po yung mga example ng complications of prolonged steroid treatment. Ano? Yung pong cushingoid appearance na nakikita natin para silang tumataba. Pero in fact, yung po ay akala ng iba namamanas uli pero hindi, more of taba sila. Nagkakaroon sila ng madaming pimples or acne, nagkakaroon ng growth retardation o hindi gaanong lumalaki. No? Sometimes iba nagkakaroon ng cataracts, iba nagkakaroon ng behavioral changes. Okay. So kagandahan po, 93% po ng ating mga anak na meron nephrotic syndrome ay gumagaling. Pero meron din po talagang a small percentage na lalo na, na nagkakaroon ng persistent na nephrotic syndrome. So let me unshare po muna and then we'll see the other lang po ah. Oops. Oops, okay. Dali lang po. Technical difficulties. Back to Zoom. Zoom. how can I share my slide with it? Sorry po. Ayun, share screen. Okay. So ito naman po yung second lecture tungkol po dun sa sinasabi ko po sa inyong perils of junk food. Okay. So yung recommended energy intake po according to the Philippine Dietary Reference Intake, as you can see, habang lumalaki ang ating mga anak, tumataas din ang energy or caloric needs nila. Okay? Sa mga batang babae, up to 2,280 kilocalories per day at sa batang lalaki, up to 3,000 calories per day. Ito naman po ang recommended macronutrients such as the carbohydrates, proteins, and fats. Ito naman po ang mga recommended micronutrients. Pay attention lang po dito sa sodium. Okay, ito po yung sodium requirements ng ating mga bata. Sa mga batang 1 to 9 years old, ang recommended sodium ay mula 225 hanggang 400 milligrams per day. At sa mas ating mga 10 to 18 years old, up to 500 milligrams per day ang recommended sodium intake nila. Ito lang po ang slide na nagpapakita na ang sugar intake should be limited lamang sa 10% ng total energy intake. So yung kids po na may poor dietary patterns, kasama ang sedentary lifestyle, ay nakakaroon ng increased risk na magkaroon ng chronic kidney disease at nag-lead siya due to diabetes, hypertension, obesity, and cardiovascular diseases. Using po this data from the PNSPSR jump-off point for my discussion on nutrition as a preventive actions for renal diseases, we can see clearly that a good percentage will clearly respond to dietary intervention, gaya ng hypertension, UTI, lactate dysfunction, urinary thiasis, AKI, and CKD. So ito na po yung mga ibang examples po ng mga pagkain na commonly kinakain ng ating mga anak, ng mga junk food at processed food. Start po natin sa tocino. Okay? So kung makikita nyo, for every 2 to 3 pieces of tocino or 4 ounces, you have already 270 calories, 150 po nun ay galing sa fat. Pero tingnan po natin ang sodium content. It's 790 milligrams na agad. 2 to 3 pieces pa lang yan. No? Pero remember, ang
recommended dietary intake ay na hanggang usually hanggang 500 lamang. Tingnan po natin ang bacon. Okay, mataas din ang sodium content. Sa tatlong slices lang po or 35 grams, meron na kayo kaagad 581 milligrams of sodium a day, which is in excess na po ito ng daily recommendation. But this is just one meal. Remember, kakain pa rin naman sila ng lunch or dinner. Diba? Tingnan po natin ang pancit canton, ang favorite merienda ng kids nowadays. Tingnan nyo, if you eat one pack, you already have 360 calories. Okay? Pero gutom pa rin yung mga kids natin kasi itong pancit canton ay calorie dense at hindi nutrient dense. Tingnan po natin ang sodium content, napakataas din, 960 milligrams. Okay? Tingnan po natin ang hotdog. Diba? Mataas din sa sodium at mataas din sa fat. Ito naman po ang very famous BTS meal, ang chicken nuggets. No? Anim na piraso, meron na agad 510 milligrams ng sodium. Ang burger, ito po ay mula sa isang leading chain. As you can see, napakataas na po sa kilocalories, 740. Pero ang sodium content niya ay almost 3 times, no? 3 times the recommended daily allowance, sorry, recommended daily levels of sodium intake, okay? Syempre pag may burger, dapat may fries, okay? So ang sodium niya ay 230, ang calories niya mataas na din. And ito ay medium size pa lamang, ha? Well, this one naman, of course, kung may Coke, kulang ang burger at fries. Kung walang Coke, di ba, ginagawa nating meal yan dapat. So this one, maybe you look at the sugar. Mataas ang sugar content ng mga soft drinks. Ang isang latte, favorite drink sa isang leading coffee place, na very high ang sugar content kagaya ng soft drinks. Mga donuts, mataas din po ang sugar content. And even yung ating mga ibang juice drinks, okay? Very high in sugar. Itong popular meatloaf po, no? As you can see, if you eat only 4 pieces, meron na kaagad 360 calories. At napakataas din po ang kanyang sodium content. 4 pieces pa lang to, depende pa yan sa hiwa, di ba? Ganon din po yung Vienna sausage, very high in sodium. At itong corned beef. So as you can notice, lahat karamihan ng canned goods are mataas ang sodium dahil sila ay processed food. Ang buttered popcorn, ganon din, very high in sodium and very high in fat. At yung last two examples, no, milk chocolate, very high in sugar, as well as the hazelnut spread, 2 tablespoons pa lang, 200 calories na. Napakataas din ng sugar. Peer pressure and TV commercials for junk food can make your children eat well is an uphill struggle. It's important to remember that your kids aren't born with craving for french fries and pizza and an aversion to broccoli and carrots, no? Itong conditioning na ito happens over time as they are exposed to more and more unhealthy food choices. Pero possible pa rin namang ma-reprogram yung food preferences ng ating mga kids para they crave healthier foods. Ito po yung Pinggan Pinoy. This is a food guide that uses a familiar food plate model to convey the right food group proportions on a per meal basis to meet the body's energy and nutrient needs of every Filipino. As you can see, as much as possible, yung blue food should be given in half of our kids' food plate. A sample menu for our kids Pinggang Pinoy, mapapansin nyo there's always milk included in every meal kasi we also have a need for calcium for bone development. So ito naman po para sa mga adults, National Institute of Health, nirekomenda po nila na magkaroon tayo ng healthy food choices, magkaroon ng physical activity as part of our routine, aim for a healthy weight, get enough sleep, stop smoking. And ito naman po sa ating mga bata, importante po na umiinom ng sapat na dami ng tubig araw-araw, iwasan ang pagkain ng sobrang alat o matamis, ang pagkuha ng blood pressure, ikonsulta sa doktor ang infeksyon sa lalamunan o balat, i-update ang mga bakuna,
Panatilihing malinis ang katawan, huwag magtigil sa pag-ihi, sikapin maging regular ang pagdumi everyday, mag-exercise at magpasuhin ng ihi ayon sa bili ng doktor. So ito yung how to encourage yung anti-heating habits, ano? So of course magpo-focus tayo on the overall diet rather than specific foods, no? So bawasan natin ang pagkain ng processed foods, no? So the less packaged and the less processed foods dapat. Be a role model. So dapat, you know, naging example po tayo sa ating mga anak. How can you convince your child to eat a vegetable kung kinakain mo naman puro chips, okay? Pwede po rin pong i-disguise yung healthier foods, no? Ina-add lang po yung vegetables, mga beef stew, no? Or add sweet dips to slices of apples. Dito po, we are asked to cook more meals at home, of course, and during the time of the pandemic, especially nung strict lockdown, we got to spend more time with our children. So, nagagawa po natin to. However, hindi naman din lahat tayo talaga marunong magluto. And there are households na talaga minsan nakadepend talaga sa mga restaurants and takeout meals. Okay? So yung kids, getting the kids involved in shopping, medyo hindi po ito in this time of pandemic kasi ayaw natin silang naglalalabas. But however, mas maganda i-involve natin sila sa preparation ng ating mga pagkain. Okay? And make healthy snacks available. No? You keep plenty of fruit juices, vegetables, and healthy beverages instead of soda, chips, and cookies. Okay, so ito, instead of french fries, you try baked fries. Instead of ice cream, you can try yogurt or sorbets or fresh fruit smoothies. Instead of frying the chicken, you can bake or grill it. Instead of donuts, you can use home baked goods. Instead of chocolate chip cookies, you can use graham crackers or vanilla wafers. No? And instead of potato chips, you can use baked vegetable chips and nuts. So, may mga pag-aaral po na nagsasabi na ang mga pagkain high in processed foods and sugary foods can affect our kids' emotions. So, even caffeine. So, maganda po iwasan po natin ito. So, sa mga picky eaters naman po, remember na talagang minsan it's a struggle, mahirap po talaga. And most of the time, it takes 8 to 10 presentations bago nila tanggapin talaga yung food. Okay? So ang tips po is to offer new food only when your child is hungry. I-limit natin yung snacks throughout the day. Present only one new food at a time and make it fun. You cut the food into different shapes and sizes. So you serve new foods with favorite foods para po madali ang acceptance. Okay? And then ask your child to help prepare the meals. No, they'll be more willing to eat it kung tumulong sila sa preparation. And you should limit the beverage and snacks to avoid filling up between meal times. Ito po ang sources nitong second lecture. Okay. Nais ko pong pasalamatan si Ms. Jazz Cueto na ang dietitian at nutritionist po ng Daniel Mercado Medical Center na tumulong po sa ating slides sa research. Ang next part po ng ating presentation ay yung apat na infomercials mula sa Pediatric Nephrology Society of the Philippines. Tungkol po ito sa mga paraan para maiwasan ang chronic kidney diseases. Sige, maaari pong i-play po ang video. Thank you po. Tuwing buwan ng Hunyo ay pinagdiriwang ang National Kidney Month. At ang tema sa taong ito ay Matatag na ba ito sa kapanahunang ito? Ano ang mga epekto ng pagkakaroon ng sakit sa bato? Maaaring makaranas ng madaling pagkapagod, pagsakit ng tiyan, kakulangan sa tulog, maaari ding makaramdam ng depresyon o pagkalumbay, at pagbaba ng pangkalahatang aktibidad. Kahit may sakit sa bato ay maaari pa ring mamuhay ng maayos. Paano? Para mapangalagaan ang bato, kailangan maging aktibo sa gamutan. Siguraduhin ang regular na pagkonsulta sa doktor at pag-inom ng tamang gamot sa tamang oras. Mahalaga ring mahikayat at masuportahan ang kanilang mga interes at makilahok sa mga pampamilyang aktibidad. Kailangan uminom ng sapat na tubig at kumain ng masusustansyang pagkain. Matulog ng tama sa oras
at kumpletuhin ang bakuna. Alagaan nang mabuti ang pangangatawan at gawing regular ang pag-check ng blood pressure. At maghanap ng kaakibat sa pagtaguyod sa sakit na ito. Alagaan po natin ang ating bato at tayo ay aalagaan din nito. Magandang araw sa lahat. Sa pakikipag-ugnayan ng Pediatric Nephrology Society of the Philippines and Philippine Society of Nephrology, nais naming ibahagi sa inyo ang gabay sa pagpili ng mga pagkain para sa malusog na pangangatawan, particularly ng ating mga bato. Ang gabay na ito ay magtuturo sa atin para protektahan ang ating mga bato sa posibleng pagkasira nito nang hindi naaapektuhan ng ating kalusugan. Anong uri ng pagkain ang makakabuti para sa ating mga bato? Siguraduhin na may tatlong grupo ng pagkain sa ating hapagkainan. Ang Go Food, ito ang pagkain nagbibigay ng lakas at init at sigla sa ating pangangatawan. Ang Grow Foods, ito ang mga pagkain tumutulong sa paglaki ng katawan. At ang Glow Foods, ito naman ang mga pagkain panangkalang sa sakit at impeksyon. Bawasan ang asin sa pamamagitan ng paghanda ng sariling pagkain. Ang paglimita sa pagkain ng processed at restaurant food ay makakatulong sa pagbawas ng asin sa ating pangangatawan. Ang pagkain ng anggak, trigo, laon at iba pang pagkain hindi pa dumaan sa kahit anong proseso ay mas makakabuti. Bawasan ang mga matatabang pagkain. Maging mapanuri sa mga food labels. Pumili ng matataas na fiber, at mababang sugar at salt alternatives. Ugaliing uminom ng maraming tubig. Iwasan ang mga matatamis at artificial na inumin. Sana'y nakatulong ang aming gabay para panatilihing malusog ang ating mga bato. Maraming salamat po! Mabuhay! Ngayon noong 2021, ating pagdiriwang ang National Kidney Month na may temang matatag na bato sa kapanahunang ito. Para po sa mga may sakit sa bato, sa panahon ng pandemya, hindi lamang po ang pagsuot ng face mask, face shield, hand washing o social distancing ang maaaring natin gawin. Tandaan po lamang ang katagang PPE. Isa pa pong panangga sa panahon ng pandemya ang ehersisyo. Sa mga nakalipas na taon, marami na pong pagsusuri na nagpapakita na ang pag-ehersisyo ay sadyang nakakatulong para maiwasan ang agarang paglala ng sakit sa bato. Ang Kidney Disease Improving Global Outcomes o KDGO ay nanghihikayat ng lahat ng individual na may sakit sa bato ay dapat mag-ehersisyo ng 30 minuto sa isang araw, 5 beses sa isang linggo. Alam niyo po, ang mga may sakit sa bato ay kadalasan nawawalan ng sigla, nanghihina at halos walang ganang gumalaw-galaw, kung kaya't ang kalamnan nila ay lumiliit at nawawalan ng lakas. Ngunit huwag pong mabahala. Sa badalas na physical activity o pag-ehersisyo, ito ay magpapalakas ng ating kalamnan, buto-buto at kasukasuan. Nakakatulong din po ito sa pag-control ng ating blood pressure at blood sugar at nakakabawas din ito ng pagkabahala at depresyon. May iba't ibang klaseng ehersisyo na pwede nating gawin. Ang aerobic exercises ay nagpapatatag ng ating katawan.
ang resistance exercises ay nagpapalakas nito. At ang flexibility exercises ay nagpapaginhawa ng ating pakiramdam. Sa aerobic walking program, maaari tayong magsimula ng paglalakad ng 10 minuto sa isang araw, 5 beses sa isang linggo. Pag nakasanayan na po natin ito, maaari na nating unti-unting pahabayan ang ating paglalakad hanggang makaabot na po tayo ng 30 minuto. Para naman po sa mga strengthening exercises, maaari natin subukan ng 2 exercise. Humawak po kayo sa isang suporta. Itingkayad ang mga binti unti-unti at ibalik sa dating posisyon. Gawin niyo po ito ng 8 hanggang 10 beses. O di kaya, subukan natin ng leg lift. Habang nakaupo, itaas ang isang binti at dahan-dahang ipadikit ito sa dating posisyon. Gawin din ito sa kabilang binti. Ulitin ito ng 8 hanggang 12 beses. At para naman sa mga stretching exercises, subukan natin ang shoulder rotation. Habang nakaupo, maaaring ipaikot-ikot ang magkabilang balikat habang ang mga braso ay nakataas. Gawin ito ng 15 hanggang 30 segundo. O di kaya gawin din natin ang leg stretching. Habang nakahiga, itaas ang kanang binti na may 15 hanggang 30 segundo. Ibalik sa normal na posisyon at gawin sa kabilang binti. May mga mahalagang paalala po lamang. Bago magsimula mag-ehersisyo, magpatingin muna po sa inyong doktor. At kung kayo ay napayagan na ng inyong doktor at nagsisimula ng mag-ehersisyo, ngunit nakaramdam ng pananakit ng kalamnan, buto-buto at kasukasuan, may pagsusuka, panlalabo ng paningin, hirap sa pagsasalita o paglunok, hingal o panghihilo, at pamamanhid ng kalahati ng katawan, huminto muna po kayo sa pag-ehersisyo, tumawag ng tulong, at kumonsulta muli sa inyong doktor. Sa ngalan po ng PNSP, PSN at PPS, maraming salamat po. Mag-ingat po tayong lahat. Halagahan ng regular na check-up at tamang pag-inom ng gamot sa mga batang may sakit sa bato. Bakit importante ang regular na pagkonsulta? Ito ay para masuri ng maigi ng doktor ang pangangatawan ng bata, tulad ng pag-monitor ng kanyang blood pressure at pagsiguro kung may sintomas siya tulad ng manas. Bakit importante ang regular na check-up? Ito ay para ma-monitor ang resulta ng ihi sa pamamagitan ng urinalysis at pag-monitor sa dugo sa pamamagitan ng pagtukoy ng kanyang creatinine, sodium, potassium, phosphorus at iba pa. Ito ay upang malaman kung gumaganda na o lumalala ang sakit sa bato. Para din malaman kung kailangang ipagpatuloy, itigil, palitan, magbawas o magdagdag sa mga iniinom na gamot. Para din maihanda ang mga pasyenteng may chronic kidney disease o CKD para sa dialysis o kidney transplant. At panghuli, upang masubaybayan ang mga pasyenteng may CKD kung sila ay meron ng komplikasyong dulot ng kidney failure tulad ng sakit sa puso, sakit sa buto, at iba pa. Paalala, ang mga gamot ay katulong natin upang gumaling ang karamdaman. Ngunit ang maling sukat na maaaring underdose o overdose at maling oras sa pag-inom ng mga gamot ay maaaring magdulot ng masamang epekto sa ating katawan. Ugaliing basahin ang etiketa at tingnan ang expiration date ng mga gamot na pinaiinom. Huwag ding basta-bastang maniwala sa sabi-sabi at huwag uminom ng gamot na hindi inireseta ng doktor o pag-self-medicate dahil may mga gamot na nakakasama
sa ating mga bato. Huwag mahihiyang magtanong sa inyong doktor ukol sa kung kailan inaasahang tumalab ang mga gamot, ano ang mga posibleng side effects, at kung pwedeng pagsabay-sabayin ang pag-inom ng mga gamot. Tandaan, kailangan natin ang matatag na bato sa kapanahunang ito. Happy National Kidney Month! Tuwing thank you po. Okay, maraming salamat Dr. Den sa iyong lecture. Marami po tayong natutunan ngayong gabi tungkol sa ating mga bato. Katulad ng sa UTI, sa acute glomerulonephritis, nephrotic syndrome, at binigyan tayo ng mga gabay o guideline para maging malusog ang ating bato sa pagitan ng mga nutritional facts. So sa ngayon, we will open yung ating question and answer. So pwede nyo pong i-type sa ating chat box kung meron po kayong mga katanungan sa ating speaker. Then, merong isang tanong dito kay Dr. Riz Gonzalez. Ang paggamit po ba ng matagalan na disposable diaper ay maaaring pagmula ng infeksyon sa bato? Yes, thank you for the question, Dr. Riz, no? So, yung mga disposable diapers kasi natin, di ba, designed sila to absorb the urine, okay? Pero remember, ang urine po natin, basta yan ay lumabas na sa ating kidneys, pag nasa pantog na yan, even lalo na pag lumabas na ng ating katawan, nakakaroon na talaga siya ng bacteria, okay? So, ang nangyayari po ay kung, kasi di ba may mga ads po ang mga diaper na, oh, sige, mas matagal po to bago mo siya palitan, hindi ho siya ideal kasi nga po pag ang urine po natin nagkakaroon na siya ng bacteria. So kung laging nandoon 'yon, so magiging prone po talaga na magkaroon ng UTI ang ating mga anak, no? Kung hindi natin napapalitan regularly ang ating mga ang diapers nila. Okay, salamat. Then isa pang katanungan. Ang pag-inom po ba ng sugary drinks, kagaya ng iced tea, milk tea, nakakasama sa bato, at pati po yung soft drinks sa mga bata? Okay. In a way po kasi, ang yung mga iced tea, milk tea, napakataas po kasi ng sugar content niya. Indirectly po, it will affect yung ating kidneys, ano, kasi usually nakakabusog sila eh, no? So nawawala yung ano yung opportunity natin to eat yung mga healthy foods pag nabubusog tayo, no? So indirectly yes, no, you are more prone to renal illnesses if you're fond of eating that kasi you lose the opportunity na kumain ng nutritional foods, okay? Indirectly ano, but in then pagka sobrang ano tamis din ng ating mga kinakain, so in the long run pwede tayong maging prone na magkaroon ng mga diseases like diabetes later on in life. And we know na kapag ka nagka-diabetes ka, magkakaroon ka na talaga ng ano ng kidney disease later on. Okay, thank you then. Isa po pong katanungan, pag acidic po ba sa urinalysis masama? Yung urine po natin kasi is actually naturally, medyo slightly acidic siya, no? Alam niyo po kung bakit. Kasi yung acidity po ng ihi ang nagpoprotekta sa atin against UTI, no? So, kapag ka sobrang acid, so yung di ba pagka medyo acidic, pinapatay niyo yung mga bacteria. So, yun yung natural defense natin. Pero, pag naman sobrang ang acidic, like kung ang urine pH mo ay mababa, very 4, no? Ganun ka na talaga ibang problema sa kidney. So yes, it can be bad also. Okay, salamat po. Meron ding isang tanong sa ng isang parents. Doc, do food supplements like cranberry, broccoli, papaya really prevent UTI? Okay.
Yung po sa mga nabanggit ninyo, meron po mga lumabas na articles like cranberry, ano, yung pag-inom ng cranberry juice ay nakakatulong daw po to prevent UTI. But these studies are not conducted in children. Usually po sila ay conducted sa mga adult females. Ano. Kung tisuriin natin yung evidence, more of anecdotal po, meaning more of yung experience po ng ilang tao. Pero wala pa talaga siyang yung malawakang study na nagsasabi na ito talagang particular like cranberry or any juice for that matter will really prevent the UTI. But what we do know is if you take a lot of fluids, kung umiinom ka ng maraming fluids, no, so nakakatulong yon in a way na marami kang iniinom, marami kang ipoproduce na ihi, no, so nafa-flush out yung system natin. So kung nafa-flush out, kung lagi kang umiihi, hindi na iiwan yung ano yung urine mo doon sa ating urinary bladder or sa pantog, so nape-prevent nun yung UTI. But indirectly, cranberry, may mga stories, mayroong mga articles, pero hindi pa po enough para gawin nating recommendation, lalo na sa mga bata. Okay, thank you. Gaano po kadami ang dapat mainom na tubig ng isang bata sa buong araw? Usually po yan kasi depende yan sa what we do is we have yung parang weight, ano? Yung sa binabase natin yan sa timbang ng ating mga anak, no? So yung tinatawag nating total fluid intake, okay? So usually po kung mga marami po mga method eh, no? So kung yung very popular yung Ludan's method, ano? So yung tinatawag nating 1 to 10 kilos they should get 100 ml per kilo o kung 10 kilos siya, so mga 1 liter a day, no? And then down the line, no? Pero sinasabi nilang 8 glasses should actually be enough for ano? For a child, 8 glasses a day. So yun po, kadalasan po binabase po natin 'yan sa timbang ng bata. Okay, salamat po. May isa pang katanungan, ang pagkain po ba na maalat ay masama sa mga bato ng bata? Yes po, no? Kaya nga po ina-highlight natin kasi yan po yung sodium content. Pag sobra-sobra po yan, no? It can lead to diseases like hypertension, no? And then among the others, pwede rin po siyang magkakaroon siya ng hypertension, magkakaroon siya ng retention ng fluid sa ating katawan. Kaya hindi rin po talaga ideal yung sobrang alat. Kaya nga po ina-highlight po natin doon sa mga examples na mas maganda po bawasan po natin ang pagkain ng asin. Okay? Kasi eventually po pagka nagkaroon ng hypertension, nakakasira din po talaga yan ng bato. Okay, may isa pa pong tanong. Namamana po ba ang sakit sa bato kasi ang tatay ay nagdialysis sa maagang edad? Okay. Usually po kasama po yan sa mga tinatanong natin na ano eh, na sa, lalo na sa mga pasyente natin na mayroong renal problems, ano? Ang tanong ko ano ba yung dahilan kung bakit nagdialysis yung father niya? Kung ito po ba ay dahil sa diabetes o dahil po ba ito sa infection? Well, hindi naman yun mamamana automatically, ano, ng mga anak ng kanyang mga anak, no? However, meron lang talagang possibility pero hindi definite, ano, na kung meron kang history ng kuwari diabetes sa family, maaari ka rin magkaroon ng diabetes. Kaya dapat talaga binabantayan natin ang ating kinakain at inaalagaan natin ang ating katawan. Okay. Isa pang tanong, lifestyle disease po ba ang nephrotic syndrome? Ano po ba ang cause nito sa mga bata at sa matanda? Okay. Honestly, sir, yung nephrotic syndrome, lalo na sa mga bata, it's still unknown yung talagang lang, no? You see it pagka nagkakaroon talaga ng mga symptoms na. Sa mga matatanda naman, ito po ay kadalasang dulot ng ibang sakit, no? Madalas merong tinatawag tayong secondary nephrotic syndrome nang dahil po sa mga sakit kagaya ng lupus, ano, kagaya ng mga IgA nephropathy or HSP, ano. So ganun po sa matitanda, pero sa mga bata po it's still largely unknown, lalo na sa mga bata. Okay.
some teens are taking high protein drink to make their muscles grow. Is this a safe practice? I would always say anything in excess is inherently bad, di ba? So, kung if it's in yung kasi syempre very conscious sila sa kanilang mga katawan, no? They really want more protein. If it's kung ito po ay merong kasamang advice ng kanilang mga ng may kasamang advice ng nutritionist at tinetemper naman yung intake, hindi naman. Kaya lang siyempre ayaw din natin sasagarin ng ating bato. Mas important, mas lalo po itong nakakasama kung yung bata ay talagang meron ng sakit sa bato na hindi niya nalalaman. Maari na palang may problem siya sa bato. Meron na pala siya mga renal cyst, no? O kaya nagkaroon siya meron pa siyang renal scars dahil paulit-ulit na ng UTI. So pag in-increase mo yung protein intake, eh maari po talagang makasama. Ma-overload ng protina yung bato and eventually, magtataas po yung ano, yung magkakaroon siya ng renal failure pagka ganun. So, yes and no. How about po yung Coke Zero daw po? Okay. Yung sinasabi naman ng Coke Zero kasi wala siyang sugar. Pero, yung ingredient niya, yung I think it's I'm not sure, aspartame nga ba? No? So, it may not lead to hyperglycemia o pagtaas ng sugar. Kaya lang, may studies na saying na yung mga anong tawag doon, sugar substitutes can lead to cancer naman. Okay? And at the same time, meron pa rin siyang caffeine. Sabi nga po natin na yung the presence of caffeine, pwede talaga itong ano, pwede itong mag-cause ng mga mood disorders, lalo na kung sobra-sobra. So, hindi rin siya, well, sige, sasabi na sa mga diabetics, inom ka ng Coke Zero kasi wala siyang sugar. Coke Zero, Coke Light, zero sugar. Pero the other ingredients are, meron siyang parang harmful effects din. Okay, last question. Can contact sports like taekwondo bad to the young kidneys? Okay. In itself naman siguro, di ba yung taekwondo talagang contact sports yan, ano? Huwag lang sigurong tatamaan directly yung kidneys, no? And yung na kumari accidentally nasipa ng malakas, ano? So, yun, maaari kasi magkaroon ng damage. Pero and also very important to dun sa mga bata na isa na lang yung kidneys, no? Isa lang yung bato, isa na lang ang functioning kidneys. Definitely we advise them not to get into contact sports kasi pag na-injure pa yung kidneys na nagfa-function, eh pwedeng masira 'yon at mag-lead to dialysis, no? Okay, from Dr. Lilibet, what measures that parents can do to prevent UTI in small kids? Yeah, thank you Dr. Lilibet. So, I guess the number one thing is, you know, to increase the oral fluid intake, ano, damihan ang pag-inom ng tubig, okay? Ayun, kaya choose nga yung mga healthy foods, low in sodium, low processed foods. Ayun, yung mga do the right exercises. Okay? Yun po, Dr. Okay, thank you very much. That is the last question. It's a very fruitful evening. We thank you again, Dr. Den, for this lecture. Let's go back to Dr. Jamie. Thank you very much, Dr. Den Silva and Dr. Sablan, for imparting very useful tips for our parents. We would just like to make some announcements regarding the Nutrition Month from the Pediatric Nephrology Society of the Philippines. We would like to invite everybody sa Nutrition Wasto para sa ating bato. A lay forum on July 22, Thursday, 4 to 6 p.m. It's via Zoom and FB Live. Thank you. Now, isang taus-pusong pasasalamat po again sa ating dalawang specialista sa nephrology. We would like to present this
The Qualimed Hospital Santa Rosa presents the Certificate of Appreciation to Dr. Reden Alfonso M. Silva for his expertise and valuable role as speaker during the webinar entitled Bato Bato Tips, given this 20th day of July 2021 via Zoom virtual event. Signed by Attorney Nirmala Barbara Vanguardia, Chief Operating Officer, and Dr. Lilibet M. Maravilla, our Medical Director of Qualimed Hospital Santa Rosa. Thank you, Doc. And also, we'd like to give this certificate of appreciation to Dr. Joseph Zoilo A. Zablan for his expertise and valuable role as moderator during our webinar entitled Bato Bato Tips, given this 20th day of July 2021. Via Zoom virtual event, also signed by Dr. Lilibet M. Maravilla and Attorney Nirmala Barbara Vanguardia. Thank you so much, Doc. So for our next month's webinar, we would like to again invite everybody, lahat po ng parents and our colleagues to join us sa very informative lecture again on chest pain in children, when is it okay and not okay. On August 31, 2021, that's also a Tuesday, 6 p.m. in the evening via Zoom and FB Live. This our speaker for next month's lecture would be Dr. Regente I. Lapa, and our moderator will be Dr. J. Toralba Visaya. We hope everybody can join us again. So now ngayon po pakinggan naman natin po ang pinakamasipag at very patient na medical director of Qualimed Hospital Santa Rosa, Dr. Lilibet M. Maravilla, para sa kanyang mensahe. Dr. Lilibet. Yes, hello, good evening. Nakakatuwa naman ng webinar Yes, nakakatuwa ang webinar ng Department of Pediatrics. Pasensya na, nandito ako sa loob ng stock room ng ICU ng Qualimed. Listening to Dendy's lecture. Nakakatuwa siya kasi very creative yung Department of Pediatrics. Nakakatuwa yung mga topics na naisip ninyo, topics na very common, na sobrang mabibenefit ang mga parents. And then, very catchy ang title, Bato-Bato Tips, parang Bato-Bato Fix, no? So, talagang... actually, yung pinaka-important sa lahat. Before we can even diagnose and treat a disease, very important to emphasize muna how do we prevent the disease from coming. And then, yung kasing mga pinimpart ni Dendy, very informative kasi yung mga anak natin, ito yung mga maliliit pa sila when they are taught correctly on what correct food to eat, correct activities to do. These are ways of preventing early lifestyle diseases. So, hindi lang po UTI, kung hindi pagdating nila sa pagtanda, naandyan din po yung mga lifestyle diseases and early complication from lifestyle diseases such as hypertension, diabetes, and eventually early onset heart disease, kidney disease, of course, and vascular diseases like stroke at saka po mga arterial diseases pa sa ibang part ng katawan. So, very informative, very important emphasis was given on prevention and how do we keep our child healthy. So congratulations again to the Department of Pediatrics, very active department headed by Dr. Aris Gonzalez, and lagi na lang si Dr. Jamie din ang host, and congratulations also to Dr. Joseph
Sa Blanc for moderating, then this lecture, and of course, then Dendy Silva for that very engaging lecture. Back to you, Jamie. Thank you, Doctor. Thank you very much po. Again, parents, inaasahan po namin na mag-join ulit kayo sa ating monthly webinar po. Again, next will be on August 31, 2021. So, we'd like to also inform everyone that we have new normal birthing packages with the all-in rate with PPE included as advertised. And also, time flies despite the pandemic. Suddenly, may binata ka na. So let us give him a safe passage to manhood. So we have all-in circumcision packages done by licensed doctors at the Qualimed Hospital Santa Rosa. So as stated, yung mga packages po natin. And also, we have ongoing park and vax, a drive-through vaccination for flu and pneumonia every Monday to Saturday, 9 a.m. to 12 noon by appointment. So you can get the numbers at the Qualimed FB page for schedules and appointment. And also, you can avail any of our post-COVID pulmo rehab packages now made affordable through our 5-in-1 promo. So all this information is at the FB page of Qualimed Santa Rosa. Thank you very much again and have a blessed night. Night, everyone. Thank you po for attending. Good night. Thank you, everyone. Thank you po. All right, good night. So, for the pediatric consultant,